Hi, ladies and gents. Ako nga pala si JV. So, kung curious kayo kung ano-ano yung mga iba't ibang uri ng tao during quarantine, stick na lang kayo sa video. Sasabihin ko sa inyo. So, yung una is yung mga tao kain ng kain. So, ganun, every 5 minutes, 10 minutes, pupunta sila sa refrigerator, tapos kakain sila. So, ano, syempre, mabubusog, madadigest yung pagkain nila, tapos kakain na naman sila. So, yun, parang automatic na sa kanila, na kapag nagutom sila, is kakain na sila. So, automatic, pupunta na sila sa kusina, tapos kakain na. So, yun, madaming ganun tao ngayon. So, kailangan, syempre, since kumakain ka ng ganun, kailangan mo din syempre mag-workout. Pangalawa, yung mga taong rant ng rant sa Facebook. Madaming ganun. So, kapag nag-scroll ka ng Facebook mo or any other social media, makikita mo sila doon. Laging nandun sila. So, kapag may ginawang mali yung gobyerno o kahit tama naman, magra-rant sila. Rant ng rant, kahit anong bagay, personal, politics, at kung ano-ano man, madami silang rant sa buhay. So, yun, medyo nakakapikon yung ganun. So, kapag hindi nila gustuhan yung sinabi ng tao about sa opinion nila, makikipag-debate na sila, makikipag-argue na sila. So, mga ganun bagay. Tapos, meron din namang tipong usap lang sila ng usap. Sorry, hindi ko na alam yung sasabihin ko kasi nakakainis talaga yung mga ganyang tao. Pangatlo, yung mga taong mahilig mag-TikTok. Ngayon, sobrang uso na yan ngayon, yung TikTok na yan. So, yung TikTok na yan is basically application siya sa video, na gagawa ka ng video, whether singing, dancing, dubbing, skits, kung ano-ano man yan. Tapos, syempre, i-upload na nila yon. Nagkalat din yan sa Facebook, sa social medias. Tapos, yung mga taong yon is, once na kinain ka kasi ng TikTok, is parang tatakot ka na eh. Kasi, ako, hindi ko ma-explain talaga kung paano nag-work yung TikTok na yan eh. Na kailangan bang pakita nila yung boobs nila, yung mga ganong bagay. Pang-apat. Yung pang-apat naman is yung mga taong sobrang worried. Takot na takot sa nangyayari. So ano ba yun? Yung tipong may mabasa lang sila sa news, may marinig sa news na sobrang dami ng infected, na sobrang dami ng namamatay. Yun, sobrang magwo-worry na sila. So, which is hindi ko naman sila masisisi kasi nakakatakot nga naman talaga, di ba? Kahit naman ikaw, natatakot ka din. Pero yung mga tao na yun is nagdodoble ingat lang. So, good for you. Panglima. Yung panglima is yung mga taong work. Work, work, work. Mapa opisina man yan, mapabahay man yan, basta sila yung mga taong dedicated sa work. Siyempre yung mga taong yan, saludo tayo dyan sa mga taong yan. Kasi para yun sa family nila. So hindi natin sila masisisi, tayo din naman. As mamamayan ng Pilipinas, is kailangan natin mag-work para sa family natin. So yun, okay sila, saludo. Pang-anim naman is yung mga taong pray. Pray, pray, pray. So yun, salamat sa mga taong ganun kasi para sa kanila yung pagpe-pray is makakatulong talaga yun. And sobrang salamat sa kanila kasi lagi nilang pinagpe-pray yung Pilipinas, yung mga tao na hindi na sana lumala itong nangyayari sa mundo. So yun, thank you sa inyo. Salamat. Actually, itong video na to is trip. Ewan ko, parang bored lang kasi talaga sa bahay. Just like some of you, sobrang boring talaga sa bahay. Actually, so sobrang
Boring. Talaga mapapagawa ka ng video. Actually, mahihayin talaga akong umano eh, tumingin sa camera na gumawa ng video. Wala nga yung tito ko eh, kaya gumawa ako ng video. Kasi kung nandyan yan, mahihiya ako sa camera. So yun, opportunity ko na din to para gumawa ng video. Just sending positive vibes to all of you. So yun, may mga, syempre may mga cringe dyan, may magki-cringe, sasabihin, hindi bagay sa'yo yan. So, wala lang. Gusto ko lang talagang gumawa ng video kasi, yun nga, sabi ko nga, para din positive na lang tayo kasi tingnan mo naman ang nangyayari sa mundo ngayon. Masyado ng negative nangyayari. So, why not entertain people? So, yun, kung nagustuhan nyo naman to, ilike nyo na lang. Tapos, yun nga, sa mga family and friends ko, ingat kayo lagi dyan. Sa buong mundo, ingat tayo ah. Kaya natin to.